Ika-apat ng Marso, Lunes, sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Isang tao ang patakbong sumalubong kay Jesus at paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng walang hanggang buhay?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos. Huwag papatay." Sinabi sa kanya ng tao, "Sinunod ko ang lahat ng ito mula pagkabata. Ano pa ang kulang ko?" Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya at sinabi, "Isa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha at saka ka bumalik para sumunod sa akin." Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap ngang makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." Takang-taka ang mga alagad dahil sa pananalitang ito, kaya muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Oo, mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Lalo pang namangha ang mga alagad at nag-usap-usap, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito para sa tao, pero hindi para sa Diyos. Lahat ay posible para sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsisidiwa, pinanghinaan ng loob ang tao at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. May likas na kabutihan sa puso ang lalaking lumapit kay Jesus at mukhang seryoso ang hangarin niyang matuto na ipinahihiwatig ng mapitagan niyang pagluhod at pagtatanong kay Jesus na tinawag niyang mabuting guro. Sa kasamaang palad, sa kabila ng paghahangad niyang magmana ng buhay na walang hanggan, hindi ganoong kadali para sa kanya ang pakawala ng kanyang kayamanang makalupa na siyang malinaw na paraang itinakda ni Jesus para magkaroon naman siya ng kayamanan sa langit. Mukhang ganoon nga kalaki ang pagkahumaling niya sa mga materyal na pag-aari niya na tiyak na hahadlang sa ganap na pagsunod niya kay Jesus. Alam yun ang Panginoon kaya hiningi niya sa mayamang lalaki na ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ibigay sa mga dukha. Isang bagay na hindi naman niya hiningi sa iba niyang kaibigan na mayaman din naman. Totoong hindi nga makapaglilingkod ng sabay ang tao sa pera at sa Diyos. Pagsasagawa, sinasabi sa unang pagbasa, pinahahalagahan niya ang kawang gawa ng tao na tulad ng isang napakamahal na singsing. Magmasid, makiramdam, may nangangailangan ng tulong mo sa tabi-tabi lang.